Sino nakipaghiwalay? Of course it was you, Ma! Bakit? Ginugulo ba ni Dad ang schedule mo, ha? You're too busy being a celebrity, you don't have time to be a wife! Hello? Abigail? Miss Sylvia, gising na po si Mamay! Is there any chance na ma-recover pa niya yung memories niya? Mas malaki ang possibility na hindi na bumalik ang kanyang memories. That's great news then. That means I'm off the hook kasi para siya makapagsabi sa mga polis, di ba? So ikaw anak ni Manang Letty Sandejas. Anong kailangan mo sa kanya? May hindi pa kasi siya nababayaran sa amin yung order niyong pork meat 3 months ago. Wala ka bang pambayad? Oo! Oh, wala! Happy ka na! Here, Letty. Sige na, marikoy. Letty is traumatized in the brain because of what happened. Can you stop making me feel guilty? Anong ginagawa mo dito? I am bonding with him. Pwede ka naman makipag-bonding sa kanya sa ibang lugar, di ba? Mom, stop! Okay ka lang ba? Ang mas dapat ko pong tanungin, kung okay lang po ba si Mamay? Dapat na rin natin siya ikonsulta kay Dr. Biani. Mo dapat pinali si Dad, Ma'am. Christopher, alam mong hiwalay na kami ng Daddy mo. The least you could have done was give me a heads up na magkikita pala kayong mag-ama. So you want me to ask permission to see my father? That is so not cool, Ma'am. Ang hinihingi ko lang, respetuhin mo ako bilang ina. Okay, fine. Sige, magpapaalam na po ako sa inyo next time. Pero paano? Palagi nga po kayong wala, di ba? You're always at work and after work, you're with your fan. Yup. Lola Berna told me about her. Bakit, Ma'am? Bakit mo lagi siyang dinadalaw? I don't have to explain myself to you. Bakit, Mami? Anong meron dyan sa fan na yan, ha? It's none of your business. But if you really want to know, kailangan niya ng tulong. You can send Tita Arma. You always do that. Parang exception yata yung fan na yan. Why are you getting so personal with her, Mom? Bakit? Influencer pa siya? Marami pa siyang followers sa social media niya, Mom? Pinapabango mo yung image mo sa kanya? How dare you say that? That's the least of my concerns, Christopher. Alam mo, hindi ako katulad ng Daddy mo. Yeah, right. At least Dad likes me for what I am. And what are you trying to say? Na hindi kita tanggap? You know what? This is getting nowhere. Tama si Dad. It's better to shut up. I'm out of here. Dok, Akilo. Umiihi po kasi siya sa kami. Tapos, yung mga dati niya pong gusto, hindi niya na gusto. Dati po, paborito niya yung pandechoko. Ngayon, ayaw na niya eh. Pag kumakain po siya, ang kalat-kalat. Pag natutulog naman, parang baby. Isinusubo ang daliri sa bibig. Pag kinakausap naman po siya, hindi namin alam kung nagigets niya po ba kami o hindi eh. Dok, tignan mo yung kaibigan ko. Ano ba nangyayari sa kanya? Yan. It's okay, ihahayaan mo lang siya. I want to observe her. Ang injury kasi ni Letty, is in the frontal lobe of the brain, ano? Nandiyan ang memories niya, ang personality traits niya. So, kapag yan ang na-injure, magkakaroon talaga ng mga pagbabago sa mga behavioral patterns ni Mamay Letty mo. Mapapansin niyo yung mga hindi niya ginagawa, yung mga ayaw niya, magbabago, no? And vice versa. Dok, kung nagbago man po ba siya, talaga po bang parang bata? Well, Abigail, nagre-regress talaga ang mga pasyenteng post-TBI, ano? Nag-iisip bata yan, nagkikilos bata. Dahil naapektuhan ng temporal lobe ng utak niya nung bumagsak siya, may mga impairments yan. And those impairments could very well lead to regressive behaviors. So ang gagawin ko is I will recommend you to see a psychiatrist for further assessment, no? Bakit po psychiatrist? Baliw na po ba ang kaibigan ko? Hindi naman po. Mas mabuti na rin po na ipatingin natin siya sa mga taong nagsispecialize sa behavioral disorders, no? I want her to be evaluated properly so she could be given the appropriate treatment, okay? Kayo yung ni-refer ni Dr. Viano, no? Patient Leticia Sandejas? Opo. Siya po yung mamay ko. Letty po ang tawag sa kanya. Hi, Letty. Ako si Dr. Bernard Oliveros.
Pasensya na po, Dok, ah. Mamay, bad po yun, ah. Di po tama yun. Mag-hi ka din po kay Dok. Sige na, Mariko, eh. Bakit iba yung Dr. Abby? Para mas magamot ka ng mabilis, Letty. O, meron lang akong mga itatanong sa'yo, ha? Mamay, pasensya na po, Dok, ha? It's okay. Mariko, ano ba yung ginagawa mo? Letty? Letty? Naalala mo ba kung ano nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Iyawang ko sa'yo. Letty, pwede mo ba akong samahan? Sika. Ay, kayo, Papi. Mamay, ayos lang po yan. Mabait po si Doc at sasamahan ko po kayo, ha? Wala po gagawang masama, ha? Sige na, Marikoy. Okay lang po yan. Tara na po. Dita. Abi, bakit na labas nito? Uwi na ba? Apo, uwi na po tayo pagtapos nito, ha? Dito lang po ako mamay, ha? Huwag ka po matakot. Hey! Pasensya na po talaga ito, ha? It's okay, it's okay. Maupo ka muna, obserbahan ko lang ang mamay mo. Okay po. Magre-relax ka lang, ha? Ipipikit lang natin yung ating mata, tapos mag-i-imagine lang tayo. Matutulog ako? No. Pipikit natin yung mata natin, tapos magre-relax lang tayo, mag-i-imagine. Okay? Ready to? Okay, yes. Ready? Mag-i-sleep. Mag-i-imagine. Letty, pwede mo bang imaginein kung ano yung pinakamasayang moment sa buhay mo? May bike. Mm-hmm. Tapos maraming puno. Tapos yung langit blue. Nagbabike kami. Doon sa ganun. Okay, you're doing good. Pwede mo bang imaginein yung pinaka-importanting moment sa buhay mo? Baby. May baby. Baby? Cute yung baby. Ah, okay. Hindi ba si Abigail yun nung baby pa siya? Hindi ko alam. Letty, pwede mo bang imaginein yung itsura ng pinaka-importanteng tao sa'yo? Abigail. Si Abigail lang? Si Abigail na. Hmm.
Ano, dude? Nag-away naman ba kayo ng mami mo? The usual. Parang di mo naman kilala si mom. Kita mo nga kung paano niya pinalaya si daddy. Akala mo ko sinong sit sa harapan ng camera. But in reality, she's a monster. Grabe naman, monster talaga. Buti ka pa kainahayaan lang na chill dito eh. Eh ako, dude, pinagtatrabaho ako sa meet shop namin. Tagasingil pa ng utang. Ang low, di ba? Tapos yung customer ko nung isang araw, parang pinagtataguan ako, ayaw magbayad. Sungit-sungit pa ng anak, kala mo naman sinong maganda. Based on my assessment, she has regressive behavioral disorder. Ano pong ibig sabihin ng Doc? Regressive means bumabalik siya sa pagkabata. The injury to her brain and the concussion that she suffered nung tumama ang ulo niya sa bato, these things contributed to her condition. Unfortunately, she's not the functional 40-year-old woman she once was. Ang pag-iisip niya ngayon is that of a child 7 to 8 years old. Diyos ko, do kaya naman po pala. Ganyan na magkikilos ang marikoy ko. Yes. Naapektuhan na ho ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang decision-making. Medyo hindi na siya gaanong nakakapag-process ng mga information. Hindi na niya kayang mag-retain ng information. Kaya mahihirapan siyang makaintindi. Ano pong kailangan kong gawin, Doc? May gamot pa naman po para kay Mamay, di ba? Yes. Pero mood stabilizers ang mga ipaprescribe ko sa Mamay mo, Abigail. It is expected kasi na magkakaroon siya ng mood swings at may tendency na magwala. Pero yung mga gamot na yon ang makakatulong sa kanya. Pero pag nainom na po niya yung gamot na yan, gagaling na siya. Yung babalik na yung kumari ko sa tamang pag-iisip. I'm sorry. But the chances of her going back to normal is low. Hindi na siya babalik sa dati. Umiiyak, Abby. Wala po. Gusto mo sa'yo na lang si Joy-Joy. Kiss mo siya, Joy-Joy. Hindi na siya umiiyak. Po, please. Ba't mo ako tinitignan ng ganyan? Maganda ba talaga yung customer? Hindi, no? Wala yun sa girlfriend ko, dude. Girlfriend ko, maganda, matalino, at kayang-kaya magbayad ng utang. Bro, ano kayang reaction niya kapag nalaman niyang naniningil ka lang ng utang tsaka nagde-deliver ng pork meat? Hindi niya dapat malaman, dude. Nakakahiya. I-prepare ako ng food para sa inyo. Thank you po. Busog pa po kami, ma'am. Sige, iwan ko na lang in case magutom kayo, ha? Christopher! Dad! Oh. Hi po. How are you? Oh, hi po. What are you doing here? Tingnan ako lang to para sa anak natin. Tamang-tama, Dad. Gutom na po kami ni Paolo. May pagkain na pala kayo. You can leave now. Mom! What? He's brought you food. So wala na siyang business dito. Son. You know your way out. I'm going. Dad, can you please just stay kahit 1 hour lang? Paparinig ko po kasi sana yung song na ginawa namin ni Paolo sa inyo eh. Twenty minutes, and then you have to leave. At dito ka lang sa labas. Tara, Dad. Kain po tayo, Dad. Sige, sige. Ay. Kumain na ako eh. Kayong dalawa na lang. Baka kulangin pa sa inyo yan.
Alam ko naman paborito mo yan, anak. Go, go, go. Tara doon. Saan natin? Ano to? Pwede pa naman nating ma-improve ang quality of life ng mamay mo, Abigail. I would like to recommend that she go through therapy para rin matulungan natin siya to have at least some recollection of who she was in the past. At kayo rin naman, pwede niyo siyang tulungan at turuan ng mga basic skills gaya ng pag-aalaga sa kanyang sarili. Kumain ng maayos, maligo, tsaka mag-toothbrush, Dok? Yes, exactly how you would treat a 7-year-old kid. Ganun dapat ang pakikitungo natin sa kanya. Happy. Nawiwiwi ako. Ako na. Sama ako, mamay mo. Sweet, oh, tigil. Pero Dok, parang ang hirap naman po nun. Nasanay po kami kay mamay na madiskarte, tapos sobrang mature, tapos bigla na lang pong ganito yung lahat. I know. Kaya nga sinasuggest namin sa mga caregivers ng pasyente namin na to go through family therapy para matulungan din kayo to adjust sa inyong bagong situation. Uy, Marikoy, itaas mo muna yung panty mo bago ka lumabas ng CR. Nakakahiya, oh. Sorry po, Dok. Ganun ba tama? Ganun. Marikoy. Happy. Nagwiwi ako sa panty ko konti. Marikoy. Di bali, matutuyo din yan, Marikoy. Hindi ka na, umupo na tayo. Pabayaan mo na siya. Gusto niya yan eh. Mamay! Bumalik naman na po kayo sa dati oh. Bakit po makasi kailangan mangyari po ito sa inyo eh? Abigail. Pakatatag ka, ha? Ako nga itong kumari lang. Dinadurog ang puso ko nang nakikita ko siya ng ganyan. Ikaw pa kaya? Lalo na ngayon, mag-isa ka na lang. Pero Tito, tignan mo si Mamay. Sobrang saya niya. At least, kahit malungkot po tayo, masaya siya, di ba? Alam mo, Tita? Noon, pag dinadala ko ni Mamay sa beach, sobrang tuwang-tuwa siya. Kasi mahilig po siya sa tubig eh. Tingnan niyo po. Ang saya-saya niya. Parang nandyan pa rin po yung dati kong Mamay. Abi, baka naman nandyan pa talaga siya. Baka nga may gamot pa. Tita, di ba po ang sabi po ni Dr. Olivero si... Abi, isang doktor pa lang sa utak ang tinanong natin. Bakit hindi tayo magtanong sa iba pang doktor? Second opinion. Malay mo, meron pang gamot ang kalagayan ng mamay mo ngayon. Abi! Oo nga po, Tita, no? Sino naman pong doktor? Bakit hindi ka humingi ng suggestion kay Miss Sylvia? Baka may marirekomenda siya, Abigail. Oo. Huwag ka na malungkot. Smile na. Diyan pa rin siya, oh. Tuloy yung buhay, Abigail. Ah!
Tawag ka. Pagbigyan mo na. Abby! Magkabata tayo, Abby! Abby! Samahan mo sa ako dito! Nagluto ka? Yes. For Christopher. All this effort for nothing. Can you believe that? Mama, can you help me? Clean? Bukas pa kasi uuwi yung maid natin eh. From her day off. Si Abigail pala tumatawag kanina. Naka-3 missed calls siya sa akin. Hindi ko nasagot. Busy kasi ako eh. Don't answer. After Randy, I don't wanna see her. Paano kung may emergency? Stop! Please! Don't entertain her! She's not our family. Talaga bang isip bata na yung mamay mo? Baka naman ini-anxious lang tayo niyan. Belat ka rin. Ano ka rin na to? Alam mo, kung ano man ang sinabi sa inyo ng Dr. Oliveras na yun. She's accepted. Pero po, baka po may cure pa. Pero wala na nga. Pero po, gusto ko pong maalala niya kung sino yung bumaril sa kanya. Siya po yung dahilan kung bakit nasira yung buhay namin na mamay. Bakit ba ang kulit mo, Abigail? Huwag na po kayo umiyak, mamay. Mamay, please naman po. Abby, hindi mo to kaya na mag-isa. There has to be someone who can help. Ay, si Daday po. Abby, anak. Anak, kamusta ka na? Daday?